Purihin ang Panginoon, umawit ng kaganakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabaga. Diyos tayo'y tumama sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirap. Para nang nag-alay ng maraming handog, ang sumusunod sa kautusan. Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay na mga handog na pinasasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag maakapi at para na rin magbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matwid sa kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan
ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog nang may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo nang may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon nang ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan Kanya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko'y naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya ari siya ng mga ama. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang magiging huli at maraming nahuhuli ang magiging una.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Father. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming, ang ating online community sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, saan mga panig kayo ng mundo o saang panig man kayo ng Pilipinas, ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno ay sumain niyo pong lahat. Ngayon nga po ay simula na ng mga karaniwang panahon. Natapos po ang ating mga pagdiriwang ng mga mahal na araw, ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ang Easter season, ang pag-akyat niya sa langit, at nitong linggo lamang ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Pagpasok ng karaniwang panahon, magiging karaniwan na nga lang ba ang lahat? Magiging ordinaryo na lang ba ang lahat? Nawa, itong panahon ng ordinaryong panahon ito ay hindi lamang maging common o maging karaniwan dahil walang nangyayari o walang ganap, kung hindi sana ang mga natutunan at nadala natin mula sa mga pagdiriwang ng buhay ni Kristo at ang kanyang pagsagip sa atin ay dala natin sa pang-araw-araw. At ngayon nga po ay isang pagpapatuloy ng kwento ni San Pedro sa ating ebanghelyo, kung saan bago ito, no, merong isang mayamang lalaki na lumapit kay Jesus. Papaano nga ba daw siya mapupunta sa langit? Papaano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus sa kanya, iwan mo ang lahat. Ipagbili mo ang mga ito at itulong mo sa mahihirap. Nalungkot ang mayamang lalaking ito, no, sa halimbawa ni Jesus. Kaya naman si Pedro ngayon nagtatanong sa kay Jesus at nagsabi sa kanya parang isang statement na, oh Lord, kami ha, sabi niyang ganun, nag-iwan kami ng aming mga trabaho, ikinabubuhay, ng aming pamilya. Lord, sumunod kami sa iyo. Sa unang tingin, parang nanunumbat si Pedro. Pero siguro isa rin si Pedro na kagaya natin, may tanong sa kanyang isipan, Lord, paano ba kami mapupunta ng langit? Lord, paano ba namin mararanasan ang buhay na walang hanggan? Simple ang sagot ni Jesus. Simple, pero mahirap. Ang sabi niya, tandaan ninyo, ang sino mang mag-iwan ng kanyang bahay, kapatid, magulang, at mga ari-arian, ano, ay makakatamasa ng buhay na walang hanggan. Eh ngayon nga lang, mawalan ka lang ng internet connection, no? Aburidong-aburido ka na. Yung wala ka lang maipamasahe, pagpasok mo, ang init na agad ng ulo mo. Eh papaano pa kung bibitawan mo yung mga tao na mahalaga sa'yo, yung kayamanan na pinakaiingat-ingatan mo? Lord, bakit ganon? Parang ibang usapan na ito. Hindi naman sinabi ni Jesus na mali ang magkaroon ng kaunting kayamanan, mali ang magkaroon ng mga malulusog o mga healthy na mga relationships, no? Hindi mali ang mamuhay ng kahit papaano ay matiwasay, masagana. Pero ipinapaalala lamang ni Jesus, ano nga ba ang prioridad natin sa buhay? Sino ang number one sa buhay natin? Minsan kasi nagkakaroon tayo ng maling pag-iisip at minsan natatali tayo sa maling pag-iisip na ang buhay natin sa mundo ay nakasandig o nakasalalay lamang sa kung ano ang laman ng bulsa mo, sa kung ano ang laman ng bank account mo, sa kung ano ang laman ng refrigerator nyo. Hindi. Minsan takot tayong mawalan. Minsan takot tayo na walang makain. Minsan takot tayo na walang malalapitan o walang mga koneksyon. Pero hindi ba't tama lamang ang sinasabi ni Jesus? Kung nais natin ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, i-prioritize natin ang Diyos. After all, saan ba galing ang buhay na meron tayo? Saan ba galing ang mga tinatamasa natin ngayon sa ating buhay?
Lahat ng ito ay galing sa Diyos. At kung uunahin natin ang Diyos sa ating buhay, sa ating pagdidesisyon, magdasal muna tayo. Ano ba yung tama? Ano ba yung mabuti? Ano ba yung mas magiging kapaki-pakinabang sa mas nakararami? Baka mamaya yung sariling gusto ko lang ang sinusunod ko. Kaya madalas tayong nagkakamali sa desisyon. Kasi ang madalas na sinusunod natin ay yung mga sarili lamang natin. Gusto kong yumaman. Gusto kong number one ako sa school. Gusto ko na kilala ako ng mga tao. Kaya kahit na nakapanlalamang na tayo ng kapwa, okay lang. Kasi ito yung gusto ko. Pero yan ba ang gusto ng Diyos? Yan ba ang gusto ni Jesus para sa atin? Mga minamahal kong kapatid, kagaya ni Pedro, may mga tanong tayo sa buhay. Meron na rin tayo mga naisakripisyo. Meron na rin tayo na ibigay para sa Diyos. Hindi natin kailangang magduda. Hindi natin kailangang questionin, Lord, nagbigay naman na ako. Lord, nagbigay nga ako kanina sa buslo nung nagsimba ako. Hindi yun tungkol sa naibigay natin. Kung hindi itong lahat ng ito, ang ating buhay, ay tungkol sa pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil kung malaki ang tiwala natin sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng meron tayo sa ngayon, kahit na ano pa mang biyaya ito, kung malinaw sa atin ang ating pagtitiwala sa Diyos, walang kahit anong problema, walang kahit na sino nahaharap sa atin ang makapagpapabagsak ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya siguro mga minamahal kong kapatid, sa misang ito, ito yung hihilingin nating grasya. Matapos ang ating pagdiriwang ng buong buhay ni Kristo at ng Kanyang pagsagip sa atin, namnamin natin ito. Yakapin natin yung katotohanan na ang Diyos natin kailanman hindi magpapabaya. Ang Diyos natin kailanman hindi mangiiwan sa ere. Ang ating Panginoong Jesus ay kasama natin sa bawat yugto ng ating buhay. Masaya man, malungkot, puno man ng pighati, puno man ng pagtatawa, lahat yan kapiling natin si Jesus. Ibigay natin yung buong tiwala natin nang magawa natin ang bawat desisyon, ang bawat aksyon sa ating buhay nang naaayon sa Kanyang kalooban. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nagpapabalik loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin.
Amang mapagkalinga, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak at nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 1, 2023, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At
pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.